Yo, no, good morning na mga network. Visor down, yan. So ang topic natin ngayon ay ang V-Rubber at ang MHR Shock review, no mga network. Intro. Bossing, magtatanong lang po sana ako. Chief. Magtatanong ko lang sana. Alam eh. Sige po. Traffic enforcement 3, open enforcement 3. Kuya Bobby. Yan, so mga network, no, disclaimer nga para, disclaimer, no, hindi po ako sponsored o wala po akong connect sa V-Rubber at sa MHR, no, mga network. Ang mga mapapanood nyo ngayon ay review na naranasan ko sa loob ng isang taon at sa kalahating taon naman sa MHR ng paggamit ko, no. So, Sid, bakit mo naman nagawa tong review na to, no? Ba't mo naman to naisip? Kasi lagi kong nakikita sa comment section, no, mga network, na sinasabi nila, V-Rubber pangit, V-Rubber madaling bumukol, V-Rubber hanggang 6 months lang o hanggang 3 months lang, huwag kayong bibili yan. Ayun yung lagi nila sinasabi, no? Kaya bilang V-Rubber user, no? Actually parang since noon V-Rubber na ako, simula nung pagtapos ko sa CST, nag V-Rubber na ako rekta, hanggang ngayon V-Rubber na rin ako. Since V-Rubber user, ito ang naramdaman ko at ito ang review ko sa V-Rubber na gulong, no, mga network, no. So, sa loob ng isang taon, so oo nga pala, nabili ko yung V-Rubber ko ng June 27, 2021. Tapos, ngayon ay ano yun, June 8, 2022, no, mga network, no. So, malapit na mag isang taon, meron lang instance o meron lang isang nangyari kaya kailangan ko na magpalit. So dahil yun sa MHR na shock, no, mga network. So ito muna yung itsura ng gulong ko na V-Rubber, kita nyo naman. Okay pa, medyo makapal pa. Sa loob ng magwa 1 year, ilang araw na lang, 1 year na eh. So ito na siya ngayon. Kundi lang dahil talaga dun sa may pudpud na nagawa ng MHR na shock ay hindi ako magpapalit. Yan, nagkaroon kasi ng problema, no, mga network, no. Yung shock ko lumuwag, nagaganto na siya. Yan, kita nyo. Ayan, nagaganyan na yung shock ko. Kaya nga nangyari, dumikit sa gulong, sa wall ng gulong at nagasgas. So, nung Sabado lang nangyari yan. Nagasgas, no. Kaya nga nangyari, napudpud yung wall ng gulong ko na kahit kaya pa naman umabot ng 27 ito. So kailangan na natin magpalit. So bilang V-Rubber user, no, okay ang pakiramdam ko sa pagmamaneho gamit ang V-Rubber na gulong. Hindi ako nadulas kahit kailan, hindi ko naramdaman yung skid kahit sudden brake. Makapit siya, makapit, rain or shine. Okay siya, wala akong masasabi. Tapos ihahabol ko lang, no, mga network, no. Bakit nabibili ng iba yung madaling bumukol? Kasi meron mga tindahan na nagtitinda ng V-Rubber na hindi nila ine-educate yung mga customer nila. Ang nangyayari dun, ang nabibigay sa kanila yung pang racing na hindi naman pang ganito. Tingnan nyo, maalog yung biyahe ko ngayon, maraming lubak-lubak. Ayun yung nabibigay sa kanila. Yung iba kasi gusto lang bumenta, no. So I highly recommend sa DGZ, sa Marikina. Doon ako bumili ng V-Rubber ko. Talagang ini-educate nila yung tao na ito po dapat yung V-Rubber kasi ito po yung pang daily use. Ganun po sila, no. So I highly recommend yun ng DGZ na doon kayo bumili ng V-Rubber nyo. Yan, so pag nakikita nyo sa comment section yung bumubukol, kasi nalubak yun, ganun, at saka yung types ng gulong niya ay hindi para sa gantong pang daily. Yun, sa palagay ko lang, mga ka-network, ha, ayun ang opinion ko. So nasa sa inyo pa rin yan. So sa MHK na MHR naman, MHK ako na MHK. Sa MHR naman, okay naman yung shock, malambot. Yun nga lang, talagang may lubag pagtagal. Nakuha ko siya ng December, MHR. Ilang months pa lang, so 6 months pa lang. Lumuwag na, pero hindi ko siya pinalitan, sinikipan ko lang, okay naman siya. Okay pa siya. Yun, so ito ang review ko sa V-Rubber at saka sa MHR na shock. So mga ka-network, no, I highly recommend talaga yung V-Rubber. Mas mura siya kumpara sa mamahaling brand ng gulong. Same lang din naman sila nung nagagawa, sobrang kapit din, parehong-pareho. Yun, no,
So hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsama, no, mga ka-network. Ang susunod nga pala nating gulong, stop muna ako sa V-Rubber, may nag-request kasi na R8 naman daw yung i-testing ko. So bibili tayo ng R8, papalit natin sa V-Rubber natin, tapos tignan natin kung ilang buwan tatagal, tapos gagawa rin ako ng review after ng ilang buwan na yun. So maraming salamat, mga ka-network, sa pagsama, no. Maraming salamat, no. Hanggang dito na lang. Hi! Peace out!